Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back na naman po sa ating channel. Nandito na naman po tayo upang magbabahagi ng kaunting kalaman. At ang atin pong ibabahagi sa inyo ay ang tungkol po sa kinaruroonan ng mga Black Diamond. So ang mga Black Diamond po ay nakuha ng mga Japanese Imperial Army mula po sa Southeast Asia at dinala po dito sa bansang Pilipinas. So itong ating ikukwento ay hango po sa totoong buhay at totoong pangyayari na kung saan ibabahagi natin sa inyo, mga ka-Treasure Hunter. So bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming maraming salamat po. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos. So ang ibabahagi po natin, mga ka-Treasure Hunter, ay ang kinaruroonan po ng ilan sa mga Black Diamond na kung saan naibaon po sa kabundukan at kung paano ito ibinaon ng mga Japanese. Ang Black Diamond po, mga ka-Treasure Hunter, ay ibinaon ng mga Japanese Imperial Army sa kabundukan po ng Mindanao na kung saan ang klima ay naaayon na kung saan ito'y napakainit. At alam ng mga engineer ng mga Japanese Imperial Army na pwedeng pagtaguan ang kabundukan ng Mindanao sapagkat ito po ay mabato. Ang lugar po na mabato ay ang lugar po ng North Cotabato na kung saan napakalaking bundok ang puro bato na kung saan pinili po ng mga Japanese Imperial Army na pagtaguan ito ng mga Black Diamond. Ang Black Diamond po ay kinuha ng mga Japanese Imperial Army mula po sa mga bansang Southeast Asian na kung saan kabilang dyan ang Singapore, mga ka-Treasure Hunter, na kung saan pinaghihinalaang dyan ang galing ang mga Black Diamond. Ang Black Diamond, mga ka-Treasure Hunter, paano nga ba natin nalaman ang kinaruroonan ng Black Diamond? Yan po ay ating sasagutin at ating ibabahagi sa inyo. Ang mga Black Diamond na kung saan ibinaon po ng mga Japanese Imperial Army ay ibinaon ng mga nitibong nakatira sa kabundukan. At isa po sa kanilang mga apo ay aking naging kaklase noon. At sila po ay nagsabi sa akin na ang kanyang ninuno na kung saan matanda na ay nagsabi na sila ay gumawa ng mga batong bilog na kung saan binalot daw doon ang mga asin na maiitim na kung saan binalot daw ng maiitim ang bato na kung saan nilikha po ng mga hapon. So yung bato ay kulay itim din po na kung saan doon nabalot ang diamond na itim o diamanting itim, mga ka-Treasure. So yan po ang dahilan kung bakit natin nalaman ang kinaruroonan po ng mga Black Diamond na ito. At hindi lang yan nagtatapos, mga ka-Treasure Hunter. Way back 2005 nang ako po ay umakyat sa kabundukan ng North Cotabato, ay sinubukan ko po itong hanapin kung nasaan ito naroon. At natagpuan ko po ito, mga ka-Treasure Hunter. Sinubukan ko po itong hukayin, mga ka-Treasure Hunter, subalit ako po ay nabigo sapagkat ito po ay napakatigas. Ito po ay mababaw lamang hanggang baywang, subalit napakatigas ang pagkayari nito na kung saan hindi ito basta-bastang mabasag lamang. Inabot po ako ng halos 2 buwan na pagbabasag, ngunit wala pang isang dangkal ang aking nakuha, mga ka-Treasure Hunter, sapagkat ang aking gamit ay silsil lamang at maso, na kung saan yan po ay naging dahilan upang mabigo ako sa paghahanap na ng Black Diamond na yan. Sa akin pong pagkabigo sa pagkuha ng mga Black Diamond na yan, mga ka-Treasure Hunter, ay umuwi po ako ng Luzon. At sa aking pong pag-uwi sa Luzon ay nakasalubong ko ang aking kalugar na kung saan kababata ko at nagkwento sa akin na kung saan ako nanggaling. At sinabi ko sa kanya na ako po ay nag-treasure hunting sa kabundukan. At nagkwento naman ito sa akin na may 2 hapon daw na nagsabi sa kanya doon sa Iglesia ni Cristo na sumasamba doon ang 2 hapon, nagkukunwari, at nagkwento sa kanya
na dyan sa kabundukan na yan, mayroon ba kayong nakitang mga bilog na may itim na bato? Yun po ay ang tanong ng dalawang hapon na yan. At nasabi niyang wala. Yung ikwininto niya ito sa akin ay alam ko na kung saan yung pinutukoy ng dalawang hapon na yun, yun na yung aking binabasag. So, natanim sa isip ko mga ka-treasure hunter na balang araw ay babalikan ko ito, subalit hindi ko na po ito nabalikan. So, akin pong i-illustrate mga ka-treasure hunter at ibabahagi ko po sa inyo kung paano ginawa ng mga Japanese Imperial Army ang batong bilog na itim na kung saan kinaruroonan po ng mga Black Diamond. So ito po ang layout na aking ginawa mga ka-treasure hunter doon po sa aking binabasag na kinaruroonan ng mga bilog-bilog na bato. So unahin po natin yung ilog na maliit na kung saan doon nilagay ang mga bilog-bilog na bato mga ka-treasure hunter. So itong ilog na ito ay maliit lang. Siguro pag bumaha ay hindi lumalaki ang tubig dyan mga ka-treasure hunter. So napakaliit lamang ang tubig na dumadaloy sa kanya. At ang riprap na ating makikita ay 40 meters. 30 to 40 meters yan po ay calculation ko lang. Sa gilid po sa left side ay mayroon tayong makikitang baliti na napakalaki na sintin yan. At dito sa itaas ay mga batong malalaki na kung saan naka-triangle na parang mga pusti na drum. So kung i-illustrate natin yung naka-triangle na yan ay para siyang mga pusti na drum. So para siyang drum na mga pusti na kapailalim. Siguro ang lalim niyan kung didiritsuhin ko ay mga 5 to 6 feet. Pero itong itlog na nakalagay sa triangle na parang drum ay nakabaon lang ng halos 2 feet mga ka-treasure hunter bago mo makikita yung itlog na yan. So dito siya sa mga naka-triangle na parang pusti. Marami po akong nakitang naka-triangle na mga pusti at isa lamang ang aking hinukayan. Dito sa taas mayroon din po at mayroon din sa kabila na kung saan parihas dito. At isa lang sa aking natuklasan itong mga bilog na ito na kung saan nakapagitna doon sa naka-triangle. So ito na po yung kinuwento sa atin ng isa sa witness na native na kung saan binalot daw nila ng batong maitim sapagkat ito pong natagpuan ko na batong ito na nasa gitna ay napaka-itim na parang uling mga ka-treasure hunter at ang tigas niya ay sobra pa sa bakal. So pag tinapyasan mo yan ay aabutin ka ng hapon kahit gaano kaasiro yung iyong silsil eh wala ka pang matatapyas, ang sobrang tigas na ang liit lang ang matatapyas mo. Mabot ako ng halos 2 buwan sa kakatapyas at wala pang isang dangkal ang aking natapyas dyan mga ka-treasure hunter. At sa loob niyan ay makikita mo ang parang mga salamin na kumikislap mga ka-treasure hunter. So inipon ko po yung natibag ko na parang mga salamin na kumikislap. Subalit hindi ko naitago ng gusto at nawala din sa akin yun mga ka-treasure hunter yung parang kumikislap na yan. Alam ko na dito sa gitna ay nandyan ang itinatago nila. Subalit hindi ko po nabasag yan. So ito po ang kanilang mga sistema na ginawa. So riprap na 40 meters at puro bato yan na kung saan pinail nila na maliliit na mayroong triangle na mga parang pusti na bato. So dito po sa itaas ay mayroon tayong makikitang parang spider na itinatak at may aro na dalawa sa gitna na nagtuturo dito sa naka-triangle sa left side. So sa right side po ito, ito ang left side. So ito ay may nakadrawing na letter A na napakalaki. Kung inyong lapitan, wala kang makikita. Kung lalayo ka, doon mo siya makikita. So visible lang siya kapag sa long distance mo siya titingnan yung letter A. So kapag lapitan mo yan, wala kang makikita ng letter A. Kapag nilayuan mo sa kamo, makikita ng letter A. May letter A. So ang ibig sabihin yan mga ka-treasure hunter ay
may deposito pang iba. At maaring ang tinutukoy ng letter A na yan ay gold deposit dito sa ilalim dadaan. So may tunnel pa rito. Maaring may Buddha na nilagay dito, mga ka-treasure hunter, sapagkat yung mga black diamond na inilagay dito na binalot sa mga bato ay giveaway lamang yan, mga ka-treasure hunter, sapagkat may papasukan pa rito na kung saan may dala-dala raw silang parang bata na maitim at parang lion, mga ka-treasure hunter. So maaaring ipinasok nila dito sa loob at tinakpan at pinadaanan ng tubig. So, kasi always na parang sa falls na maliit ay dito sa binabagsakan, nandito ang daanan paakyat. So itong tinutukoy ng letter A ay may pinasok pa sila dyan na sinabi ng witness ay may mga hasaan. May mga hasaan bukod doon sa kanilang dala ng mga maiitim na diamante na binalot nila sa bilog-bilog na yan, ay may mga hasaan pa silang dala na kung saan ipinasok sa butas tinakpan, mga ka-treasure hunter. Yan po ay isa lamang sa pinaglalagyan ng black diamond. So ang focus po natin dito at point na topic ay ang black diamond, sapagkat ang mga black diamond na yan ay tinaguri ang pinakamahal sa mga diamanteng daladala ni Yamashita na kung saan ibinaon sa kabundukan ng Mindanao na ating natuklasan, at may witness pa na mga native. Sa ngayon, mga ka-treasure hunter, maaring na-discovery na ito at nakuha na po ito ng mga treasure hunter na kung saan hawak ng mga local government. So maaring na-improve na po ito at kinuha na ito, sapagkat ayon sa kanila ay inakyatan daw ang mga kabundukan ng mga bulldozer at ginawa ng kalsada paitaas na wala namang kabahayan doon, mga ka-treasure hunter. Paano nila ginawa ng kalsada yon na kung saan wala namang mga bahay doon at nilagyan ng mga poste ng kuryente na kung saan wala namang community? So yan po ay target din at maaring alam din nila, sapagkat yung dalawang Japanese na nag-study drone ay maaring nagsabi na sa local government. So ito pong ating isinalaysay ay ayon po sa totoong discovery at totoong kwento, mga ka-treasure hunter. At sana ay mayroon tayong naibahagi sa inyong kaunting kaalaman tungkol po dito, at maaaring marami pa itong design na ito sa kabundukan ng Mindanao, Surigao, Bukidnon, Sambuanga, or Hulusulu, or alinman sa lugar po na dinaanan ng mga Japanese Imperial Army. So thank you very much for watching. Salamat po.